Muli po, nagbabalik po ako, Heather Tejada Orias, para sa ating masayang talakayan ngayon dito po sa ating Real Talk. Nako, very interesting po yung ating topic ngayon. Because Real Talk is about real stories of real people. At talaga pong makakasama po natin today ang ever beautiful, ever committed, at ever masipag po talaga natin na Miss Grace Borja. She is from the Puerto Princesa City Water District. And at the same time, one of the primary leaders po dito sa atin ngayon sa Life Church. Kaya Ate Grace, batingin po natin ang ating mga nanonood. Thank you, Miss Heather. And of course, binabati natin ang lahat ng nakikinig or nanonood sa atin ngayon. And of course, yung aking mga taga-network, yung amazing women of God. Wow. Good morning sa inyo lahat. And of course, nasabi na ni Miss Heather na ako ay isang kawaniin ng government, no? I am one of the, ano, yung, ako po yung head ng Human Resource Development Office ng isang ahensya ng government. And of course, ano po, ganun din, human resource practitioner po. Ayan. So, grabe po kabisi nitong ating guest po ngayon. At lalong-lalo na ngayon na tayo ay nasa ECQ, talagang Ate Grace, kitang-kita ko talaga everyday, walang humpay na lumilibot po ang tanker po ba ang tawag niyo po doon ng Puerto Princesa City Water District upang maggrasyon. Yes, yung aming mga lorry truck, yung mga water tanker, talaga kailan ba yung talagang narinasan natin yun ng kawalan ng daloy ng tubig, ano, lalo sa matataas. So, sobrang busy. And pasalamat nga tayo sa panahon na ito na medyo bumabalik na sa normal yung ating distribution ng ating water supply. Yeah. Ayun. At hindi ko napapatagalin pa ang topic natin ngayon. O, handa na po ba kayo dito? Hindi lang po pala ito sa pelikula nangyayari. Hindi lamang po ito kathang isip. Pero nangyayari po ito. Ang topic po natin ngayon is how to deal properly with your teenager that deals with an unwanted pregnancy. Ang title po natin ngayon ay Ang Ina ni Baby Ama. Wow. Ate Grace, grabe po. Medyo sensitive po yung ating pong topic. Lalong-lalo na po siguro dun ngayon sa katayuan, kalagayan po ni Ate Grace, kanina po sinabi niya po na isa po siyang kawanin ng gobyerno, may hinahawakan pong posisyon bilang isang Human Resource Development Officer. And at the same time, she is also a primary leader ng church. So Ate Grace, paano ba ito nangyari? Paano niyo nalaman ang nangyari? Okay. By the way, ito yung siguro yung panahon na kahit sino naman ang mga magulang, ano, ayaw dumating yung panahon na ito. For me, it is one of the hardest moment in my life na one day, yung anak mo na pinagbuhusan mo ng so much time, effort, and everything, yung mga pangarap mo sa buhay para sa kanya, talagang nakaplano na yan. Pero isang araw, sasabihin sa'yo, Mami, Daddy, nakabuntis po ako. Wow! Yun talaga yung pinakamatindi. Pakidahan-dahan lang, te. Dahan-dahan. Isang araw, ito po, bigyan ko po kayo ng maikling background. Si Ate Grace po ay may isang uniko iho, napakagwapo. Okay, na si, sabihin ba natin Daniel, ang pangalan, na si Daniel. Ito po ay isang napakamabait na bata. At dahil naging isang anak po, syempre lahat ng atensyon ng mommy at daddy ay nasa kanya. Yeah, correct. So nakita po natin na, wow, isang araw ay nagsabi ni Daniel, Mommy, Daddy, may sasabihin ako sa inyo. So Ate Grace, nung sinabi niya po ba yun, ano ang una mong naramdaman na Mommy, Daddy, may sasabihin ako sa inyo? Ang una, para akong na-freeze. Talagang binuhusan talaga ako ng malamig na tubig, as in, ha? Tulala talaga, and mixed emotion. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin namin. Si Kuya Mark naman po, anong... Ganun din, the same lang ang shock, reaction namin. Shock, na-shock as in talaga shock. Kayo. Parang, totoo ba ito? Baka panaginip lang ito? Totoo ba ito? So, pero, paano po pa pagkasabi ni Daniel, talaga lang po bang natural lang, Mi, nakabuntis ako, ganun lang? No. So, sa part niya, naramdaman ko yung hirap din na sasabihin niya yun. Pero, alam mo yun, dumating din sa point ng buhay niya na kailangan niya nang sabihin. Nape-pressure na siya ng that time. Kasi, mahalata mo naman na merong problema. But then, hindi sumagi sa isip ko na ganun katindi yung pinagdadaanan niya. Pero alam niyo po bang may girlfriend siya noon? Yes, aware kami. Pero
todo bantay yung sa side ng girl and of course sa amin talagang todo ano rin todo paalala din kami sa kanya. At balita ko pareho po silang teenager. Yes, 18 years old lang siya at the time and yung girl is 19 years old. Oh, 'di ba? So kasi 'di ba yung mga panahon na 'yan, ang tingin niyo pa rin sa kanila ay isang baby. Yes, totoo. Hindi ba? Parang hindi namin na i-transition yung aming mga sarili. Ni Kuya Mark na ito sooner or later mag-aasawa ito. Ang tingin namin sa kanya baby pa talaga. So nung nasabi niya po 'yon at kayo po ay nagulantang na oh no, itong aming baby ay magkaka-baby na. Ano po yung may in-advise po ba kayo sa kanya agad or hinayaan niyo muna siyang umalis o nag-usap muna po ba kayong dalawa ni Kuya Mark? Ano po bang ginawa niyong yung mga sumunod na ano, medyo ano na kami, naging emotional na kami. Uh-huh. And hinarap talaga namin, nag-usap-usap kami. And nag-pray talaga kami during that time na bigyan kami ng Lord ng guidance. Paano namin haharapin? Kasi ang problem kasi, hindi lang naman kami yung involved, no? Within our family. But merong isang family na alam ko na pag nalaman nila the same, siguro mas malala pa yung mararamdaman nila dahil syempre yung sa amin lalaki eh much more yung sa kabilang side. Tama. So Ate Grace, paano niyo po ito dinil naman doon sa girlfriend po ng inyong anak? Okay. Ang first ano namin after namin magpray then napagkasunduan namin na pumunta o makipag-usap sa magulang at akuin yung responsibilidad ng namin, ng anak ko, no, akuin mo kung yun talaga yung responsible meron ka, then kausapin natin ng maayos kung ano yung mga plans, mga plano nyo. So yun po yung ginawa po ninyo. Yes. Tinanong nyo po ba si Daniel kung mahal niya rin po ba yung babae? Yeah, and kasi yung binigyan na lang namin na siya ng option na okay ba sa'yo na umalis ka muna dito? Kasi tinitest din namin siya kung talagang mahal niya yung babae at kaya niyang panindigan sa panahon na yon. So, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang pumunta sa lugar namin, sa probinsya. Para doon muna magpalipas at talaga nag-decide siya na mahal niya talaga yung ano. Yung curious babae. Lang po ako, no? Siyempre, si Daniel, bilang lalaki, parang mas madaling sabihin, hindi po ba, sa inyo po. So, curious lang rin po ako, papaano naman po dun sa side ng girl? So, nagalit po ba yung mga magulang? O ano po bang, paano nyo po ito hinandle? Alam mo, ito yung pinakamahirap na part ng buhay namin. Yung pupunta ka na hindi mo alam kung ano yung sasalubong sa'yo. No? Kasi nga sabi ko nga kanina, babae 'yun eh. Kung medyo apektado ka, kung apektado kami, mas apektado 'yun. So, nagpray talaga kami and nagprepare din kami ng peace offering. Ang tawag ba doon? Akala ko nagdala rin kayo ng mga security guard, mga ganun. No. Iniisip namin ano kaya baka may baril at maraming sumasagi sa isip namin. Pero hinarap talaga namin yung challenge. Hinarap namin yung problema. So pumunta kami nung time, ito yung napakagandang respond din nila. Kasi hinarap nila kami ng tao. Ibig sabihin talagang wala kang maramdaman, kalmado. And nakita namin kasi medyo maselan yung pagbubuntis. So kalmado pinag-usapan. And yung mga takot sa puso namin na inaakala namin ay hanggang sa isip lang pala namin. So maganda yung pinag-uusapan namin, maganda ang naging outcome ng mga pinag-usapan namin during that time. That's good, no po. Sa mga nakikinig, kakaka-tune in lang po sa atin ngayon, ang napakaganda po ng ating topic kasi paano ba natin to i-deal? Siyempre napakabata pa at hindi pa talaga handa na harapin ang buhay mag-asawa. Sa bago sasabihin ang kasunod na katanungan, nais sa ating batingin ngayon ng mga ating po mga nakikinig at nanonood ngayon, si Miss Hilda Bungar, Adolf Mendoza, Mark Daniel Borja, hello Mark, at kay Ella Ragudas, good morning, magandang hapon po sa inyo. So Ate Grace, no, talaga nakakakaba po iyon. Siyempre dahil iisipin mo na kung baka bugbugin si Daniel, yes, o baka biglang mag-hysterical naman yung nanay nung kabila. Siyempre baby pa rin talaga para sa paningin nila yung kanilang anak. So, nagkaharapan na nga po kayo. Paano naman po,
paano po sinabi sa inyo rin ni Daniel na mapapangatawanan ko po ito? Yun, talagang nanindigan siya na kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan yung aking mag-ina. At talagang decided siya na panagutan yung kanyang ginawa. And nakita naman namin yung babae ganun din. So alam ko mahirap para sa kabilang side yung nangyayari. Pero nakita ko yung support din nila. Parang alam mo yun, ayaw din nila yung mga pagkakataon na yun na nangyari sa anak nila. Pero nakita ko yung pagmamahal na meron sila sa family. Kaya siguro madali para sa kanila natanggapin. Ate Grace, ito po may nag-text. Ito, pag ganyan po ba ate, kailangan po ba nilang ikasal kaagad? Kasi buntis na. Okay. Sa akin, kung tatanungin, para sa akin hindi. Hindi muna. Kasi sa kalagayan nga nila na napakabata pa nila, mahirap para mag-decide ka ng ora-orada. No? So both sides, kami, sa kabilang side, nag-decide talaga na wag muna, for now, wag muna. Antay natin yung mag-mature sila pareho. At kung sakaling talagang silang dalawa. So, hantay natin yung right time para sa kanila. Tama po yun. Dapat po hindi pa dalos-dalos. Tama yung sinabi ni Ate Grace, hindi dahil nabuntis o nakabuntis, ay kailangan natin ipakasal kaagad. Kasi baka another problema na naman po itong mangyayaring ito. May nag-text pa Ate Grace. Ate, bilang leader po ng church, papaano mo ito kinaharap? Yun. Alam niyo po, yung second ano ko po na ginawa, maliban po doon sa kami nag-pray and nag-decide, talagang kinausap ko yung ating yung ating mga leader, yung ating mga mentor. And of course, siya po talaga tinuturing kong nanay, si Pastora Lut. Sa kanya po talaga ako pumunta and talagang nilay down ko lahat. Sinabi ko sa kanya kung ano yung mga pinagdadaanan namin. And alam niyo, malaking bagay po yun para sa akin. Kasi nakalmado po ako ng time na yon. And alam niyo po, napaka pinagpala po ako. Napaka masasabi ko pong I'm so blessed na nagkaroon po ako ng simbahan na katulad po ng Life Church, na mga kasama ko sa leadership, na hindi po mapanghusga. Sa panahon na yun kasi, yung stigma ba, Miss Heather, na ano na lang iisipin ng aking simbahan, na turingan pa naman akong leader, tapos ganito ang nangyari sa aking anak. So, ang nakakatuwa lang talaga na naramdaman mo yung paggalingan ng simbahan. Yung pangunawa na alam mo na mahal ka ng, kahit pa nangyari yan sa amin, hindi kami hinusgahan, bagkos, talagang in-encourage pa kami na magpatuloy sa aming pananampalataya. And that talaga very sa akin, malaking bagay sa akin, sapagkat hindi mo talaga maialis sa akin na magbigay ng ma-discourage. Nako, ito, ano sasabihin ng aking mga kasama sa network? Parang yun agad po rin isa sa mga una mong naisip, yes, na ako'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nangangaral, tapos ito ngayon ang nangyari sa akin. Parang ganun po ba? Napakahirap sa situation. Oh. And hindi lamang yan. Maging sa aking work, di ba? Sasabihin nila, ano ba yan? Nag-share ng Word of God. Tapos ganyan ang nangyari. So napakahirap tanggapin yung mga pangyayari. But sabi ko nga, kailangan harapin natin ang challenge na dumating sa ating buhay. So noong time po ba yun nun, Ate Grace, ikaw ba ay nag-question din sa ating Panginoon? Na, ba't ako Lord? Okay na. Ang dami kong question, pero one time, habang nananalangin ako sa Panginoon, talagang umiyak ako, Lord, ano na ang mangyayari sa anak ko? Sabi ko, paano na yung Jeremiah 29 verse 11 ng anak ko? Alam mo po naman po natin yung Jeremiah 29, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future.